COVID-19, hindi na itinuturing na global health emergency. So, meaning ba nito ay tatanggalin na ng Pilipinas ang RT-PCR test o kaya naman ang antigen test as requirements para sa mga OFW na unvaccinated na pauwi sa Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin. Hello guys, inanunsyo na nga ng WHO ang pagtatapos ng COVID-19 as global health emergency. Meaning nito guys ay hindi na ito banta sa pandaigdigang kalusugan. Samantala, hindi na itinuturing ng World Health Organization na isang global health emergency ang COVID-19. Idiniklara ito sa gitna ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at population immunity bunsod ng mga pagbabakuna. Pero hindi ito nangangahulugan na tuluyang wala na ang banta ng sakit. I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. So, ibig sabihin ba nito ay tatanggalin na ng Pilipinas ang PCR test o kaya naman ang antigen test as requirements para sa mga unvaccinated traveler or OFW na pauwi sa Pilipinas? At para makakuha ako ng tamang kasagutan ay tinanong ko ang mga government agencies na related dito or nagpapatupad dito, kagayang DOH, IATF, Manila International Airport at pati ang Bureau of Immigration para tamang information ang may parating ko sa inyo. Pero guys, sa kasamaang palad ay wala pa akong natatanggap na malinaw na kasagutan galing sa kanila. At ang sagot din sa akin ng Manila International Airport at pati ng Bureau of Immigration ay nire-refer nila ako sa guidelines na nakalagay sa Etravel website. Which is kapag unvaccinated ka na walang vaccine o kaya naman partially vaccinated na isa lang yung vaccine o naka one dose pa lang, ay kailangan nyo magdala ng PCR test o kaya naman ng antigen test kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Kaya guys, maghihintay na lang tayo ng formal na advisory or announcement ng IATF tungkol dito. At hinihikayat din nila ang mga tao na magpabakuna na. Dahil nga sa pag-announce ng WHO na hindi na global health emergency ang COVID-19, ay sa mga susunod ay hindi na magiging libre ang vaccination. What? So ayun guys, kaya mas maigi pa rin na magdala kayo ng PCR test o kaya naman ng antigen test sa mga uuwing OFW na unvaccinated o kaya naman sa mga partially vaccinated. Pero sa mga OFW naman na naka-2 dose vaccination na tinatawag na fully vaccinated, ay exempted na kayo sa pagdadala ng PCR test. Any brand guys, basta naka-2 dose vaccination na ay exempted na sa PCR test. Pati guys, yung naka-1 dose ng Johnson & Johnson brand, exempted na rin sa pagdadala ng PCR test dahil ang isang Johnson & Johnson brand or isang vaccine ng Johnson & Johnson ay considered na as fully vaccinated. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!